Hindi na nga nasundan pa ang panalo ng Warriors mga kaboltok dahil tinalo na sila ng Lakers. At kinailangan lamang ng 6 na laro ng Lakers upang makapasok at umusad na sila sa Western Conference Finals. Pambihira mga kaboltok, we are talking about finals, Western Conference Finals. Ang team na nag-umpisa sa 10 talo at 2 panalo ay nasa Western Conference Finals na ngayon. Sino kaya sa Lakers ang magagaling mga kaboltok, ang player ba o ang head coach o pareho sila? Dahil sa first round nasibak nila ang number 2 na Memphis Grizzlies, pangalawa ang defending champion naman na Golden State Warriors ang pinayuko nila. Yes mga kaboltok, sad to say ang defending champion ay natalo na, pero sinibak sila ng Lakers sa loob lamang ng 6 na laro. At kahapon nga sa Game 6, hindi na pinagbigyan ng pagkakataon ng Lakers at ni LBJ sina Stephen Curry at Klay Thompson. Walang sinayang na oras ang Lakers upang masungkit ang panalo. Sa play na ito, makikita natin ang isang 38 years old na may asim pa. Makikita natin kung papaano mismatch para kay LeBron ang depensa ni Andrew Wiggins. Mula sa Game 1 hanggang Game 6, nakita natin kung papaano nagpalit-palit ng player ang Warriors para lamang itoka at magbantay kay LeBron James. Subalit, wala ngang pantapat ang Warriors sa Lakers at kay LeBron. Oo nga, at napapabagal nila si LeBron, pero ang mapiit sa laro ay hindi nangyayari. Kapag dinikitan mo kasi si LeBron James, babarasuhin ka niya sa ilalim. Kapag iniwan mo naman siya, abay titiraan ka lamang niya sa 3-point area. Kahit si Stephen Curry ay hindi siya matatapalan sa 3-point, syempre. So paano mo babantayan ang ganyang klase ng player? Dito naman mga idol, hirap din si Klay Thompson na depensahan si LBJ. Kapag dumikit ka naman ng todo, ay fade away jumper ang ipapakain sa'yo. Kapag dinouble team o triple team mo naman si LeBron, hahanap at makakakita siya ng kakampi na open sa 3. At magbabayad ka naman ng 3 points para sa Lakers. Yan ang nangyari mga kaboltok sa series na ito at nakita natin yan sa Game 6. Patunay na nahirapan ang Warriors sa depensa para kay LeBron. Walang depensa ang Warriors na may tatapat kay LBJ. At isa pa, mga kaboltok, nang matalo ang Warriors sa loob ng 6 na laro, patunay lamang yan na hindi pala mananalo ang Warriors sa Lakers. Maliban na lamang kung mag-complete rebuild na ang Warriors next season, tira na lamang si Curry Thompson. Sinabi naman ni Draymond Green na hindi pa daw sila tapos, pero sa aking palagay, hindi na magbabalik si Draymond Green sa Warriors. Yan ay palagay ko lamang mga kaboltok, dahil may lamat na sila ni Jordan Poole. At si Jordan Poole naman ang kanilang young core at future ng Warriors. At isa pa, parang hindi na committed maglaro itong si Jordan Poole at Andrew Wiggins. Ganon din si Draymond Green. Kaya palagay ko, huling laro na ni Draymond Green para sa Warriors. So lalabas at posible talaga na mababago na ang lineup ng Warriors next year. At yun naman ay ating susubaybayan. Pero for the meantime, magbabakasyon muna sila at manunood na lamang ng basketball sa bahay. Dahil ang Lakers at ang Denver ay kasado na sa May 16. Martes yan ang gabi mga kaboltok dito sa Canada. 6:30 p.m. Pero sa Pilipinas, 6:30 a.m. naman ng Miyerkules mga kaboltok. $213 po ang pinakamurang ticket dito, pero sold out na yan. Kaya makita-kita tayo muli mga idol. Yung mga idol, nagustuhan mo ba ang video natin for today? Kung gusto mo ng ganitong klase ng video, mag-subscribe ka na, hit the bell, select all para sa premyo ay kasama ka. Bisitahin mo na din ang ating Facebook page. Muli, salamat po, ako si John. Ito ang Basketball Talk. Basketball Talk, ipapakita.